Nako, mayaman na yan. Sa abroad yan nagtatrabaho eh. Yan kadalasan talaga ang maling akala ng mga tao na nandito sa Pilipinas. Once merong kakilala, kapamilya, kaibigan na nagtrabaho sa abroad, iniisip na kaagad ang buhay na nagtatrabaho sa abroad ay napakaganda na. Diba parang namumulot na lang ng pera doon. Sinasabi na, oh, mayaman yan kasi nasa abroad nagtatrabaho. Alam nyo, naging OFW din po ako sa Singapore. At hindi biro. Kahit na ba sabihin mong professional ka, nasa office ka nagtatrabaho, abay hindi po biro ang pagiging OFW. So hindi ibig sabihin na sa abroad ka na nagtatrabaho ang yaman na, dahil hindi po totoo yan. Nagtatrabaho po doon, hindi po namumulot ng pera. Kaya nga kung ikaw meron kang pamilya na nasa abroad, siguraduhin mo din na kamustahin mo. Huwag mo lang kausapin, i-message kung meron kang kailangan na pera. Dahil ang hirap niyan ha. Yung mga tao, ikaw, 'di ba, meron kang nanay or anak or tatay, 'di ba, kapatid nagtatrabaho doon. Iniisip natin palagi, maganda na ang buhay niya. Nasa abroad na siya, nasa US na siya, nasa Singapore na siya, nasa Saudi na siya. Kahit anong bansa iyan, hindi madali ang pagiging OFW. Again, mayaman na ba kaagad kung nasa abroad na nagtatrabaho? Well, depende. Kung yung OFW na nagtatrabaho sa abroad, eh, nag-iipon, nag-i-invest. Hindi lang siya nagtatrabaho doon at magpapadala ng dolyar, di ba? Magpapadala ng pera sa mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Kasi marami din pong umuuwing luhaan na OFW. Dahil alam nyo ang naipon, resibo. Hindi po basihan na nakatungtong na sa abroad, imayaman na. Diba? Kaya nga, nandito tayo ngayon sa IMG para turuan, i-guide, at para maputol na yung kahirapan na ang abroad lang ang sagot para maputol ito. Hindi po. Dahil marami po talagang naging OFW na umuuwi, wala pa rin ipon. Ilang dekada nang kumakayod, nagpakahirap, diba? Sa abroad, tapos uuwi dito, wala ni isang duling na nadala. Bakit? Dahil palaging binibigyan ang pamilya. Ngayon na siya ay tumanda na, wala siyang sariling pera. Diba? Kaya po, kung ikaw ay isang OFW, isipin mo din ang sarili mo. At kung ikaw naman ay nandito sa Pilipinas, mali pong isipin na lahat ng OFW ay mayaman. Siguro yung ilan ay umasenso dahil naging wais sila sa pera na kinikita nila sa abroad. Kung ikaw ay may pamilya na nasa abroad, or kung ikaw man ay OFW, maaari mong mapalago yung kinikita mo sa abroad, at maaari mo ding mapalago yung pera na pinadala ng asawa mo, ng pamilya mo dito sa Pilipinas by investing it properly. Huwag doon sa mga instant na kitaan. Meron po tayong proper guide kung paano yan gagawin dito sa International Marketing Group, dahil meron po tayong libreng financial class para ikaw mismo matutunan mo kung paano mo mapalago ang perang pinaghirapan mo. Just let me know so that I can guide you.